paano ka naman magda-diet kapag ganito yung bigay na pagkain sa iyo? Kaya gusto ko ako yung nagluluto eh, kasi pag ako yung nagluluto, kinukuntian ko lang yung kanin, hindi ganito kadami. Nagkaroon ng bagong laruan yung ating bebe Ella. Ayan, discover niya galing yan kay Ma'am Christina, yung nagbibigay sa atin dati ng pa-package galing sa USA. Hello po, shoutout po sa inyo kung nanonood pa kayo, Ma'am Christina. Ayan, ginawa na pong scooter ni Ella yung bigay niyo na, ano bang tawag dito? Parang patungan, divider. Tama ba? Ayan. Araw-araw ganyan po ginagawa niya dyan. Ginawa niya pong scooter. Tuwang-tuwa siya kasi umaandar. Minsan nakasakay pa siya dyan sa loob. Tapos tinutulak naman ni Jillian si Ella. Si Kel pala sa naghahanap kay Kel. Nasa kapitbahay po nakatira kay Ate Helen. Yun lang po muna. Salamat. Pansit Canton tayo, guys. Ayun, na-miss ko to. Ayan. Tamad akong magluto kasi. Pero meron namang lulutuin dito. Tamad lang ako. So, ito na lang muna tayo. Tapos, naglalabon ako ng itlog. Ayun. Isa lang naman. Po, isang itlog at saka yung pansit Canton. Ayan lang. And, may makikita kayo ditong balingbing. Balingbing sa Bicol ito, guys. Star fruit yata sa English. So, bigay yan ni Lolo. Ang dami-dami niyan, guys. Isang planggana. Naubos ko na yung iba, pero yung iba hindi ko na kinuha. Sabi ko hindi ko kayang ubusin. So dalawa na lang ngayon. Medyo hilaw nga, sabi ko dapat kinukuha nila yung medyo madilaw na kasi kapag ganito, hindi siya masarap pang kainin. Dapat ganito na yung kulay. So ayun, kinuha na nila, ang daming ganitong kulay, guys. So kain na tayo. Yan, pinapapak ko pa minsan-minsan. Kain muna. Ayun na nga. So dahil may nakita akong isang comment, sishare ko sa inyo, natutuwa ako. Bumabalik yung mga nakaraan sa akin. So may nag-comment din sa Facebook ko, guys. Follow nyo ako sa Facebook, madami ako dun upload lagi araw-araw. So dito kasi sa YouTube, mahaba ang mga video na kailangan. Eh, hindi ako nakakabuo ng mahabang video. So nakakahiya naman na i-upload sa inyo yung isang minuto lang na video. So wala rin masyadong nanonood. Gusto kasi ninyo is yung mahaba. Yung mahabang chismisan. So ngayon yung gagawa tayo ng mahabang chismisan, ha? So ayun na nga. Sabi doon sa comment, ayan, lagay ko dito. Sabi niya, natutuwa daw siya sa akin kasi ako daw yung, tama ba? Ako yung nauuna daw lagi sa interview kasi ako yung malakas sa loob. Actually, kahit saan, guys, na nag-a-apply ako na sino yung mauuna pag hindi alphabetical, yung mag-volunteer na maunang ma-interview, ako lagi yung nag-volunteer kasi piniprepare ko na yung sarili ko na for interview ako. So, hindi ako kailangan kabahan, ganun. Kinaka-plan ko yung mukha ko para yung time na kaysa nag-aantay ka na kailan kaya ako tatawagin, kailan kaya ako tatawagin. Isang kaba na lang kasi ikaw yung mauuna. So, yung susunod, wala na. Wala ka ng kaba, diba? So, ayun, lagi ako nagbo-volunteer. Nung nag-apply ako sa Maris, nung papunta dito, ako yung nauna. Ako yung laging una. Sabi niya, kaya natuwa siya. Natuwa daw siya sa akin. So, siguro, share ko sa inyo kung bakit ganun na ganyan ako. Nung bata pa ako, guys. Bata pa ako. Elementary days. Nagdadala ako lagi ng mga, bawa may mangga. Gagawa yung kapatid ko ng pulburon, mani. Ititinda ko yan sa eskwelahan, sa school. Tapos, nung buhay pa naman si mama, ganito naman. Batang-bata pa ako. Nung kasi namatay si mama, 12 ako eh. So, siguro mga 8 or 9 or 10 years old ako noon. Laging ako yung inuutusan niyang mangutang. Ewan ko ba? Ang dami-dami naming magkakapatid. Siguro wala na yung mga kapatid ko doon noon. Malalaki na sila. So, wala sila sa bahay. Ako yata yung pinakamatanda. Ewan ko lang. Sabi ko, hindi ko na kasi maalala masyado. Yun lang yung tanda ko na inuutusan niya ako lagi. Nagbenta siya ng lupa. Tapos, hulug-hulugan yung lupa. Kapit-bahay lang namin. Hulug-hulugan niya yung lupa. So, ako lagi, araw-araw ako pinapapunta, guys. Talaga. O kaya weekly. Punta ka dun, singil ka. So, ako naman, siyempre susunod ako. Takot ako sa mama ko eh. Pero mahal na mahal ko yun. At sana kung buhay lang siya ngayon, ewan ko. Sana proud siya sa akin ngayon kung nasaan man siya. Kahit katulong ako ngayon. Ayun. And, mahal na mahal ko yung nanay ko. So, ayun. Lagi niya akong inuutusan. Singilin mo na si ganito. Wala tayong pambiling bigas. Wala tayong pang-ulam. Ganyan-ganyan. Tapos, minsan, naalala ko yung may aparador kami, guys. Gustong-gusto ko nung binili yun ni mama. Kasi feeling ko ang yaman namin. Feeling ko pag may binibili siya ng mga bagay-bagay sa bahay, ang yaman na namin. Kapag nagpapagawa siya ng bahay, ay, ang yaman na namin. Pero kahoy lang yung bahay namin. Lahat ng bahay dun sa amin is sementado. Kami lang talaga yung kahoy lang yung bahay. So, natutuwa ako kapag may pinapagawa siya sa bahay namin. So, ayun, inuutusan niya ako lagi na,
May aparador nga yung kinukwento ko sa inyo, yung kinuha niyang aparador. Yung pagkain ko, lumamig na. Nagchismisa na lang tayo. So, ayun, may kinuha siyang aparador. Nalagayan ng TV, stuff toys, mga ganyan. Tapos, mayroong cabinet yung sa baba. Iniipunan ko yun, guys, ng mga benta ko. Tapos yun, one time, wala na siguro talagang pera si mama. Hindi ko naman alam, wala naman siya sinasabi. Sabi niya sa akin, benta daw yung aparador. Yung sa kapitbahay namin na may tindahan yun, guys. Si Mane Ima. Hanggang ngayon may tindahan pa rin siya. May kainan na siya ngayon, improving. So, ay may karinderiya na siya. Ang sabi niya, ibenta mo to doon sa kanya, ganito. Tapos yun, pumunta naman ako. So, kalain mo, 9 years old ako noon or 8. Basta wala pa akong 10. Nagbebenta na ako ng aparador. Oh, saan ka pa? Tapos, ayun, sabi nila, basta nakikipag-anuhan pa ako yung chismisan. Para mabenta. Tapos ayun, nabenta na. Di ako na naman. Hulug-hulugan din yata yung nangyari dun. So, ako na naman yung taga-singil. Tapos, pag wala na naman, di kukuha na naman ako ng bigas. Kung hindi makabigay ng pera, bigas na lang. O kaya pang ulam namin, ganyan. Tapos, wala na naman. May, siguro nagkapirapitan nun si mama kasi nagbenta ng lupa. So, ngayon, may mga umutang sa kanya. Ewan ko kung nabayaran ba ng mga umutang sa kanya yun. Kasi ako yung taga-singil niya eh. So, ayun. Mga taga doon lang din sa barangay namin. Shout out din sa inyo, baka may utang pa kayo kay mama. Charot. Okay lang. Joke lang. So ayun, ako yung taga singil. Nakalimutan ko sino-sino yung mga yun. Sabi niya, pumunta ka dito sa ganito. Ayan, singilin mo. Wala na tayong pambiling pagkain. Ganyan. Abong ko ba kay mama? So yun, punta naman ako doon. Basta ako lagi ah. Ako lagi. Yun ang naaalala ko. Tapos meron pa ito nangyari. Yung kurtina. Ay, yung kurtina. May binili siyang tela na gagawin namin. Kurtina yata o damit namin. Nakalimutan ko na. Basta yun ang naalala ko. May tela na binili sa Maynila. Nag-Maynila siya noon eh. May binili siyang tela madami. Tapos, ang tagal na nun, hindi na ipapatahi. Siguro wala na naman siyang budget. Wala ng pera si mama. Ang nangyari, benta mo to doon. Binenta ko na naman. Guys, ako na naman. Benta mo to kay ganito. Punta naman ako doon. Bibili niyo. Mananahi din kasi yung pinagbentahan ko, guys. Kapitbahay ulit. Actually, kapatid ni mama. Tapos yun, benta mo to doon, ganito. Magkano? Ay, Diyos ko, magkano yung bili niya doon? Tapos pinabibenta niya lang sa akin ng, ewan ko, basta mas mababa doon sa bili niya. Ay, bagong-bago pa, hindi pa nagagalaw yun. Kasi nga, ipapatahi nga namin dapat. Tapos, hindi yun, nabenta ko na. Binili ko na ng pagkain. Pagkain na naman namin. Basta ganun lagi. Ewan ko kay mama. Ako talaga lagi. Tapos ito pa, naalala ko. Na, nag-aaral kami. Elementary. Bago siya mamatay. Grade 4, grade 5 ako nun. Nagkaroon ako ng honor. Tuwan-tuwa si mama. First time kasi siya nakakit ng stage. Ayun na, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, ma, may honor ako. Sabi ko, third ako. Sabi, wah! Nagulat siya. So, ayun. Di third nga. Bili kami sa SM nga ba? Hindi, LCC pa. Yung sikat na mall doon sa Bicol. LCC. Ayun. Sa Naga. Punta kami Naga, bilang damit. Bagong damit, bago lahat. Tuwan-tuwa si mama sa akin eh. Tapos yun. Pagkabili ng damit. Punta na sa school, syempre. May award third nga, sabi ko, no. Tawang-tawa ako dito. Di tinawag na yung first, second. Sabi ko, wala ako na. Nag-aabang na kami ni mama. Kuma ako na yung tatawagin. Tapos, sunod na tinawag ng teacher. With honors. Yung with honors, hindi yun hindi siya first, second, third. Diba yung third, yung parang, basta yung grading, hindi pala, with honors lang pala ako, guys. Hindi pala ako third. So, ayun, tinawag na ako ng teacher. Pero, tuwan-tuwa pa rin naman si mama. Nagyayabang sila. May mga kamaritesan siya doon. Nagmamarites na rin noon, guys. Mga, syempre, wow, yung anak ko may honor. So, ayun, yun lang. Naalala ko. Tapos yun, nung nag-grade 6 na ako, namatay na si mama. Sayang. Tuwan-tuwa siguro yun na, nakagraduate ako ng elementary siya yung mag-aano sa akin. Tawag doon, hahawak, graduation, tapos, tawag dito, yung kapatid ko si Ate Helen, yung nagpunta rin dito sa Hong Kong, siya na lang yung nagpartner sa akin, nag-iiyakan kami. Alam niyo ba, hindi na ako nag-exam nung grade 6 ako, kasi namatay, saktong namatay si mama nung namin, fourth grading examination. March kasi namatay si mama, March 20.
Tapos birthday rin yung guys ng kapatid ko, ng pamangkin ko. Ayun, namatay nun si Mama March 20. Graduation. So, ayun, habang nag-graduate kami, nag-iiyakan. Habang nag-graduate ako, nag-iiyakan kami. Nandun din yung mga kapatid ko. Nag-iiyakan kami doon sa, ano, sa school. Ay, nakakamiss. Alam nyo yan yung pinaka-ano ko, pinaka-iniisip ko ngayon na sabi ko, sobrang iksi lang talaga ng buhay. Ala, lumamig na talaga yung pagkain ko. Daldalan talaga to the max. So, ayun, sobrang iksi lang talaga guys ng buhay. Kaya, yan din yung iniisip ko na sabi ko, kung magpapatuloy ako dito sa ibang bansa ng ilang taon pa, talagang mawawala yung oras ko. Sobrang laking oras na mawawala na sana kasama ko yung mga anak ko. Kasi ako hindi ko naranasan na makasama si mama. Actually, nakasama ko naman hanggang grade 6 ako. Pero, sobrang hirap nang walang nanay. Kaya iniisip ko ngayon yung kalagayan ng tatlong bata. Sobrang hirap. Kaya kahit papaano, sabi ko, matapos lang lahat ng obligasyon namin talaga. Kahit hindi ko talaga sure pa kung magre-renew ako guys. Pero uunahin ko siguro yung mga bata ngayon. Kaya magsisave talaga ako kahit anong mangyari. Tinitipid ko yung sarili ko dito. Oo, okay lang. Okay lang, kaya ko. Kasi pag hindi ko to ginawa, kailan ko pa makakasama yung mga anak ko, di ba? Kaya ayun guys, hindi ko pa alam kung magpapatuloy. Ayoko na magsalita kasi isang taon pa naman. Hindi ko alam. Gusto ko rin naman talaga silang makasama. Alam niyo yun. Ayoko magdrama. Ako lang mag-isa dito. Ako lang mag-isa guys. Kaya wag tayong magdramahan. Ayun. Sige na. Kakain muna ako at lumalamig na ang pagkain ko.